Congressman Bong Teves is now recognized. Mr. Speaker, I would like to discuss the Abaca situation in the country in relation to the move of the Banco Central ng Pilipinas to shift from using the traditional and long-standing Philippines banknotes made of 80% cotton and 20% fiber to polymer or plastic-made banknotes. Mr. Speaker, wag na po sanang tuluyang palitan ng ating Banko Sentral ang lahat ng currency notes ng Pilipinas to polymer o plastic material. Ito po ay para maproteksyonan ang industriya ng abaka at ang mga magsasakan dito sa ating bansa dahil sila po ang unang apektado sa plano ng Banko Sentral na gumamit ng plastic sa ating salapi. Mr. Speaker, ilang beses na po akong in-interview sa dyaryo at radio patungkol sa isyu na ito at palagi ko pong sinasagot sa kanila ang aking panawagan sa Banko Sentral na itigil na ang kanilang planong pagpapalit ng materyales na ginagamit sa ating pera. Una pong nilabas ng ating Central Bank ang 10 million peraso ng 1,000 piso polymer bills noong April 2022. Ngayon, batay sa Banko Sentral ng Pilipinas, no, by June 2023 ay madadagdagan ang bilang ng 1,000 pesos polymer banknotes ng 490 million pieces para mabuo ang kanilang target na 500 pieces sa 1,000 piso. In consideration sa ating bansa, sana po ay huli na po ito at ang mga susunod na gawin ay ang traditional na 80% cotton at 20% fiber ulit. Mr. Speaker, ang sabi po ng Banko Sentral ng Pilipinas, mas matibay po at mas magtatagal ang perang gawa sa polymer o plastic. Ngunit, kung niyo pong matatandaan, nung unang inilabas ang polymer banks notes, ay umani ito ng madaming reklamo sa publiko. Dahil sa mga limitasyon sa pag-handle nito, bawal daw po itong matupi, bawal daw po itong malukot o crumple. Hindi po pala ito kasing tibay ng traditional bank notes natin na gawa sa abaka at cotton. Bilang plastic, ito po ay hindi recyclables. At alam naman na po natin ang mga plastic ang dahilan ng pagbara sa mga kanal at sanhi ng pagbaha sa ating bansa. Tayo rin po ay may panawagan na ipagbawal ang single-use plastics para maiwasan na ang mga ito. Pangalawa, sabi din po nila ang polymer-based banknotes ay more sustainable and environmental friendly. Mr. Speaker, mas environmental friendly po ba ang bagay na gawa sa plastic kaysa sa cotton at abaka? I beg to disagree. Ako po ay naniniwala na mas environmental friendly ang mga materyales katulad ng cotton at abaka fiber. Dahil ito ay natural crops at hindi synthetic tulad ng polymers o plastic. Mr. Speaker, to put it in a context, ang Pilipinas po ay nagsusupply ng 87.5% ng abaca fiber demand sa buong mundo. Sunod po dito ang Ecuador at Costa Rica na may 12.5% na supply. Ibig sabihin ito, tayo po ang number one supplier ng abaca sa buong mundo. Ngayon, paano po natin ipagmamalaki na tayo ang number one producer ng abaka kung tayo mismo ay tatanggalin natin ang paggamit nito sa ating mga salapi? Ang ating produkto ay tinatangkilik sa buong mundo, ngunit sa ating bansa mismo ay aalisin natin ang paggamit nito sa ating mga salapi. Nakakalungkot kong isipin ang pangyayaring ito, Mr. Speaker. According to data from the Philippine Fiber Industry Development Authority or PELPEDA,
ang abaka industry ay mayroong kita ng $97.1 million kada taon mula sa pag-export at local demand. Katulad ng paggamit ng abaka fiber sa ating salapi, ang halaga pong ito ay maapektuhan at bababa pagtuluyang hindi na gamitin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang fiber. Sa ating mga salapi, naghihirap na nga po ang mga magsasaka ng abaka sa ating bansa, lalo pa po nating babawasan ang kanilang kita sa pagtanggal ng abaka na ginagamit sa paggawa ng ating pera. Mrs. Speaker, I hail from the Abaca capital of the Philippines, the province of Catanduanes. According to PhilPEDA, ang Catanduanes produced ng 100 metric tons of abaca fiber every year, and 30% of these are used to create our money sa raw materials. Aside from the substantial abaca producing Bicol region, mayroon pa pong higit 100,000 abaca farmers sa Caraga region, Davao region at iba pang lugar na lubang maapektuhan sa pagpapalit ng traditional banknotes natin. Mr. Speaker, ang mga nasabing riyon po ay halos hindi pa tuluyang nakakabangon sa pinsala na dinulot ng Super Typhoon Ruli noong 2020. Karamihan po sa kanilang mga sakahan ay bagsak at yung iba naman ay nagkakasakit ang kanilang pananim. Kung kaya imbis na bawasan natin ang kanilang kita dahil sa pagpapalit ng traditional 80% cotton at 20% abaca fiber na salapin natin ng polymer, sana'y tulungan na lang natin makatayo ang industriya ng abaka sa ating bansa. Mas palakasin po natin ang industriyang ito dahil ito lang ang ating may pagmamalaki na tayo ang number one sa buong mundo. It has helped them by upgrading their facilities, introducing new research and technology to further intensify the production of all of quality in world-class abaca fiber, not only for the benefit of our country, but also the rest of the world. With this, Mr. Speaker, I would like the leadership of this August Chamber and my fellow congressman in allowing me to express the appeal of our abaca farmers and the negative impact to the abaca industry of the Bangko Sentral ng Pilipinas, chief to polymer-based banknote. Marami pong salamat. Thank you, Congressman Bong Teves.